Magandang araw! Welcome back sa aking channel. On this video, Irish PH cooks Milo palitaw, another new and interesting recipe for all. Ang mga sangkap ay isang tasa ng glutinous rice flour, tatlong kutsara ng asukal, isang sachet ng Milo. Kung meron kayong Milo na ready na sa bahay, yung hindi mga nakasachet, 2 to 3 na kutsara ang gagamitin for every cup. Kailangan din natin ng ginagdag na niyog, katong basto ng isang niyog, at tubig. Okay, so let's start preparing our Milo palitaw. Okay, so to start with, paghahaluin mo na yung glutinous rice flour at Milo. So, ayan si Milo. Haluin nyo lang mabuti. Pagkahalo nyo, dahan-dahan nyo ilalagay yung tubig. Dahan-dahan lang kasi ang absorption ng tubig, depende sa brand, tapos may Milo pa, so kailangan ingat. Kasi dapat solid ang ating palitaw. Okay, so pagkatapos nyo i-combine yung Milo, glutinous rice flour, at saka yung tubig, dapat ganito siya ka-solid. Okay, so pag-shape, okay nang maliit, then press it. Yung laki, depende na yun sa inyo, pero I will not recommend yung sobrang laki. Set aside. Pwede namang flat din. So, yun. Kasing laki ng palad. So, ito siya. Okay, so ito yung dami ng palitaw na nagawa from 1 cup of glutinous rice flour na may isang sachet ng Milo. Okay, so next step, lalagyan na natin siya sa kumukulong tubig. Okay, so pag kumukulong na yung tubig, next step, ilalagay nyo na isa-isa yung palitaw. Lalagyan nyo na siya isa-isa. Siguraduhin nyo lang na hindi crowded yung okay, so yun ang itsura pagkalagay sa pot. Next step, at habang hinihintay natin yan, i-mix na natin yung niyog at saka asukal. Ito yung niyog, mix lang natin yung asukal. Okay, so pag nag-float na siya, ibig sabihin luto na ang ating palitaw. So, i-drain lang ng konti. Kunin nyo lang. And then, lagay nyo sa ating niyog na may asukal. The same thing with other pieces. Mabilis lang naman siyang maluto, kaya okay lang. Pagka-drain nyo, next step, i-roll nyo siya. Iwan sa nalagyan nyo siya ng niyog na may asukal. So pag float, in-mix dun sa niyog na may asukal. Milo palitaw is now ready to serve. I hope you will try this new and interesting recipe. And please don't forget to hit like, subscribe, and add a comment. Until our next recipe, maraming salamat po.